Hello, ako nga pala si Coach Rev. So yes guys, panibagong video na naman at ngayon itetesting natin, no, kung papalagpa ba yung Rage Team sa panibagong update. By the way, kung nahihirapan kayo ngayong mag-download ng Axie Origins, so pumunta kayo guys sa Twitter ng Axie Origins, tapos meron tong website. Okay, click nyo yung latest announcement ng Axie Origins dun sa Discord, tapos click nyo yung link dun, tapos meron dun download, tapos download nyo yung pinaka-recent app. Now, naka-unlock guys yung lahat ng runes and charms dito. No? So, gagawin nyo lang. Ako kasi, nagkaroon ako ng problema din pa. Hindi ko nakita lahat ng runes and charms. So, kailangan pala, pumunta kayo ng mail. Tapos, no, i-claim nyo yung, ito, i-claim nyo yung, basta may i-claim kayo dyan. No, na-claim ko na kasi. And, punta kayo ng inventory, tapos i-unlock nyo lang siya. So, ganoon lang siya kung paano gumana. Now, kung mapapansin nyo, ayan, naka-unlock siya lahat. Ayan. So, naka-unlock siya lahat, guys, para matesting natin kung papalagba or hindi yung mga bagong cards and panibagong runes and charms, no? And para ma-detect din natin syempre if OP ba siya, no? Kung may malakas na naman ba, may sobrang overpowered na runes and charms and so on and so forth. So let's try this one right here. Okay, lagyan natin ng typical, no? Typical na build itong ating rage team. Lagyan natin siya ng endless anger. And then lalagyan natin siya syempre ng mga pampa-rage. Ayan. Kasi itetesting natin guys kung papalagba ba yung rage team or babay na ba para sa kanya. So by the way guys, again, kailangan hanapin yung maigi yung mga gagamitin yung runes and charms. So okay, wait lang. Uy, bawal na. Dalawa na lang ba limit? Ayun. Ayan. And then lalagyan natin siya dito. So bago na rin yung rune dito eh. No? So yung epic rune na to plus 11 damage. Pero hindi ito yung inaano natin eh. Hanap pa tayo. Charm pala, sorry. Charm. Teka lang, ha? Okay. Ba't ka parang mag-charm of vitality if ever pala? Hindi, makaba na natin. Teka lang. Dito. Ito na yung pinaka-epic niya. Epic charm. Okay. So, mas maganda na yung card-based damage stat. So, pwede natin itong gamitin, no? Like, mas lalakas siya. Yan, oh. Yan. So, kaso 48 lang. Siguro, instead na pwede natin ilagay dito to. Ayan, oh. So, 156 na yung base damage niya. Tapos, nalagyan natin ngayon si Ronin ng pampalakas. Ayan. So, lagyan natin siya ng rage. And then, next na lalagyan naman natin is itong front. Okay? So, meron ng limit si Pangolin Scale, which is isa na lang. And, wala na tayong masyadong HP na beast cards, no? More on ano na siya, more on tawag doon. Hindi na siya ano eh. More on talagang effect cards na siya. Eh. The cards owner's max HP plus 8. So pwede pa rin natin siyang malagyan nito. Sige, testing natin, no. Rare charm na HP. Ay. Wait lang, Charm of Vitality ba to? Ito. Charm of Vitality, yan. Nalagyan natin siya ng Charm of Vitality, pero yung ano, yung rare. Ayan. Na-nerf na kasi guys eh. And then, ano pa kaya? Glorious Mane, Energy Fragments. Mag-testing tayo ng ano lang, yung typical build lang. Maglagay tayo ng isang kakaiba dito. When the battle, siguro dito natin ilagay yung ano, ito, ayan, and then lalagyan natin to ng pangolin, ay, wait lang guys, ito tama lang, sorry, di pala to yung pang ano natin, ito pala, ito, yun, ayan, so lalagyan natin to ng, ito, Last Wish. And then, lalagyan natin to ng pangolin. So again, lalagyan natin siya ng Pampa HP. Ayan. Okay. So, let's try kung papalagpa to guys. No? So, tetesting lang natin dito sa video natin, no? Kung papalagpa ba tong Rage Team na to. Okay. So, let's try. So, poison tong kalaban natin.
tingnan natin kung na-buff ba itong mga poison. Ang maganda dito, guys, siguro by 31, makakakita tayo ng kakaibang movement sa marketplace regarding sa mga axes. So, we have in here. So, pwede natin itong gamitin. Okay. Ayan. So, pwede tayo ngayon. Deal 5 bonus damage per cards. Your opponent's hands. Okay. Nice yun. Okay. Oh, bawal siya magamit. Nangyari. Retain when you're... Paano na to? Each time an energy burst at the start. Okay. Ah, oh, okay. Mali tayo. Hindi na pala siya, ano? Hindi na pala siya energy gain. Nice one. So, kumbaga, kakaiba na siya, ano? Consume up to 7 energy fragments to heal 7 HP. Per consume fragments, if 7 fragments are consumed, gain 1 energy. So, kumbaga, double-edged sword na siya. Okay. So, ito, testing natin to. And, yan. So, kung mapapansin natin, hindi na ganun karami. No? Hindi na ganun karami yung rage. Pero, bakit dito sa, ano, no, little branch, yung definition niya, ganun pa rin. No? Pero yung rage niya, kumbaga, hindi, ano, per living ally daw eh. Ba? Diba? Dapat, ano yan, may damage yan. Ay, dapat, ano, dapat nadagdagan siya ng at least 2, di ba? Okay, so how about cleanse pa rin siya? Okay. And then lalagyan natin ngayon ng vulnerable. Pwede natin actually lagyan ito. Uy, ito, dito nagbilang siya, no? Ba't sa kanina hindi? Pero masakit pa rin, ha? Masakit pa rin yung rage, guys. Masakit pa rin yung rage, actually. Pero ito siguro, hindi na siya siguro aabot ng sobrang taas. No? Feeling ko lang. And meron pa naman ding isang balancing. Now, wala pa tayong 7 fragments or meron na. So, kapag gumamit tayo nito, 7 na yan. And kapag, kasi magkoconsume daw siya ng 7 fragments eh. Ayan o. So, kapag nagconsume guys ng 7 fragments, ang mangyayari, uulit sa simula yung iyong ano, ulit sa simula yung inyong burst mechanic. Kumbaga double-edged sword siya. Pero kung mapapansin nyo guys, oh, parang hirap pa rin. No? Mapapansin, this axe gains 40 bonus max HP when it dies, shield other allies, and deals damage to all enemies an amount it doesn't. Okay. So, ito na yung sinasabi ko guys. So, rage na tayo. Rage na. Rage, no? Oh, pero ano? Rage pa rin, no? Kapag-rage pa rin tayo. Kapag-rage pa rin, eh. Kita niyo guys, yung ano? Ito, ah, hindi ako naglaro ng ilang araw nito. Oh, rage na naman. Rage na naman, guys. Bang. Grabe. Grabe yun. Like, di, sarang, rage pa rin eh. Ito, try pa natin isang beses, ha. Try pa natin isang beses. Baka sabihin natin, baka nakachamba ka lang, Coach Rev.
baka hindi ganun ka ganda yung team ng kalaban mo. Pero sige, sige. O ito, ito. Medyo kakaiba to, ha. Ayan, sige. Tingnan natin ngayon kung makakapalag tayo. Kasi, papansin nyo, parang, ano pa rin eh. So, lagay tayo ng confident. Lagay tayo dito. Siguro retain natin yung, para lang, retain natin to. Tingnan natin dito. Uy, maganda yung simula niya. Maganda yung simula niya. Pero, feeling ko mag-work pa rin si Rage Team. Mag-work pa rin si Rage Team, guys. Sa current patch, ha? Sa current system na meron tayo, feeling ko mag-work pa rin siya. Feeling ko lang, ah. Maybe I'm wrong. Pero, let's see. Oh, ito, ito. Ah, okay. Ah, hindi. Ayun, oh. Nag-anim pa rin, eh. Anim pa rin, oh. Anim pa rin siya. Anim agad. Naka-endless anger tayo. Sabagay, naka-endless anger ka naman, Coach Rev. Anong, pero, ito rin, eh. Dapat, di ba? Well, parehas lang naman kami ng, ano, parehas lang naman kami ng, ang ginamit niya agad. Ginamit niya agad. Wala pa siyang 7. Feeling ko nagkamali yun. So, mapapansin nyo dito. Wait lang. Meron tayong 3 energy. Since retain naman yun. Ayun. So, lalagyan natin ng ganito. Tapos, maka-retain naman to. Pwede natin siyang magamit next round. Pero, ito ah. In fairness, mas magkakaroon ka ng strategy dito. Kasi mas pinarami nila yung cards na may retain. Actually, the best nga kung lahat may retain eh. Feeling ko ah. Feeling ko lang guys ah. Okay. Ba't yung likod yung tinitira? Nakashrimp pa ba yun? So, ito. Titingnan natin yung bubble sa kanya. Okay. Pwede tayong mag... Mag-rage na lang tayo siguro. So, mag-double rage tayo dito. Damage output wise. Okay. Sige. Tingnan natin. Sa bagay, yung kanina kasi poison. Parang hindi na over yung mga poison dito. No? Sa tingin nyo, guys. Okay. Pag-usapan natin bukas yung ano, decay system na itong game. Pero so far, oy, in fairness ha. In fairness, napatay tayo. No? And target the closest or furthest enemy, apply taunt for 2 turns. But the thing is, bakit tayo namatay doon, no? Yeah, never mind. Actually, pwede natin siyang patayin, but hindi muna siguro. Since nakapango tayo, eh. Nakapango tayo, tapos siya naman naka-bloodlust. Is this bloodlust? Not sure. Hindi pa familiar sa mga, eh. Ah, bubble bomb. Ito yung bubble bomb. So, meron siyang healing. Okay. Let's see. Now, ang pwede natin gawin dito is pwede natin tong so ito, syempre. And then lagyan natin ito. Kasi ideal to it if able spend one more energy to play this card then gain. If able spend one more energy to play this card, then if able spend one more energy to play this card. Okay. So pwede siyang early damage ganun. Okay. Dat pala ginamitan ko na, no? Ay, hindi. Babawas pala siya, eh. Uy, namatay. Nice. But, yeah. Yun, guys. So, may mga instances na palag. May mga instances siguro pa rin na hindi. Pero, personally, in terms of gameplay, medyo mararamdaman mo yung pagkahina ng Rage Team. Mararamdaman mo na humina siya. Pero, once na makapag-rage siya, guys. Ito, ah.
Siguro kaya tayo nanalo kanina kasi yung type ng kalaban natin is sustain. Now kapag sustain talaga, parang wala nang room para sa Axie Origins yung mga sustain. So far. Pero hindi ko pa rin naman alam, 'di ba? Baka dahil you know, outdated lang naman yung poison ng kalaban natin. Baka syempre may mag-breed ng mas meta. Pero yeah, nakatamad din mag-ano pa ngayon, maghanap ng meta kasi what if may OP pa pala, 'di ba? And yeah, let's just see muna. Itatry natin i-maximize yung axes na meron tayo right now sa off-season. And try nating aralin isa-isang card. So bukas, mas magkakaroon tayo ng in-depth na pag-aaral towards the cards. And we'll have a series about that, no? So pasensya na guys sa aso namin, medyo maingay talaga. Pero yeah, hanggang sa muli ako sa reverse guy. Like, comment, and subscribe. Meron tayong copy trading tutorial para sa mga gusto nang mag-copy trade dyan. And you may use my link down below kung gusto ninyong mag-try ng BitGet. Buya! Hello na guys, so ito na nga yung tutorial, no? Quick tutorial lang to, no? Ito yung pinaka-technical na talaga. So kung umabot kayo sa punto ng video na to, swerte ninyo kasi malalaman nyo kung paano talaga mas manalo sa copy trading, okay? So punta kayo ng copy trade, wait. Punta kayo ng copy trade dito. And then, ang pinaka-kinukuha ko talaga guys is si Owens, okay? Si Owens tapos yung top 5, okay? Yun lang, okay? Huwag na kayong kukuha ng iba, okay? Kaso yun nga lang, puno sila. So, aabangan ko muna si Owens, pero kapag mamaya-maya, hindi pa GC Owens, no, kukunin ko na to si Closed Week. Kasi guys, si Owens talaga sobrang solid niya. Pero again guys, ang inaano ko lang ay $10 a day. Okay, $10 lang yung tawag dun, kinakopy trade ko, no. And pwede nyo naman siyang i-manually close. Kumbaga, kung nagtitake profit na, ayaw pang maganda na yung pasok, no, or entry ni na kung sino mang trader niyo, pwede niyo naman siyang i-manually close para di kayo matalo. So yun lang, very quick video lang to, no. So again guys, top 5, okay, top 5. Pag wala sa top 5, huwag muna, okay? Chill muna kayo. Okay? Ganun lang. So yung top 6 to top 10 medyo alanganin na ako diyan eh. Pero yeah, kung makukuha niyo si Owens na ako, mas mataas yung chance niyo. Pero natatalo pa rin to, guys, ha. So not a financial advice, of course. Again, only invest what you can afford to lose. Ako $10 a day lang ginagawa ko. So yun lang. Snipe-snipe lang kayo sa top 5. Buya.